masyado. Guys, ang lulutuin ko ngayon ay sarsyadong isda. Ayan guys, nababad ko na galing yan sa ref kanina, matigas. Ngayon, medyo okay na siya. Ito yung gagamitin ko. Kamatis na isa, malaki. Apat lang kasi na isda na medyo malalaki yung lulutuin ko, kaya konting kamatis lang. Yung sakto lang. Then, dalawang sibuyas. Maraming sibuyas, mas masarap. Luya, pampatanggal ng lansa, tsaka bawang. And then, mamaya guys, lalagyan ko rin ng itlog. Gagawin ko muna. Piprito ko muna yung isda guys. Saka ko siya igigisa mamaya. Ayan, painitin ko muna yung palayo. Ayan, hiwain ko muna. Dinagdagan ko ng isang malaking kamatis. Mas masarap pala pag maraming kamatis. Kasi liliit lang din naman to. And guys, mainit na. Lagyan ko muna ng mantika. So, lalagay ko yung used oil. Kunti lang guys, kasi pang prito lang naman sa isda. Anyway, yung mantikang matitira, pwede naman na siyang panggisa sa ano, sa kamatis, sibuyas. Ayan guys, bali piprito ko na yung isda. Medyo matalsik siya kasi matubig yung isda. Habang pinipirito ko yung isda, hiwain ko muna yung mga kasama niya pang gita. Pwede nang balik pa rin. Balik pa rin na muna natin. Yan o, binaliktad ko. Kakabaliktad ko lang yung isa. Ayan. Medyo okay na siya. Hindi naman kailangan prituhin maigi. Kasi igigisa mo lang din naman. Ayan. Hintayin ko lang siya ng 2 minutes. And then pwede ko nang igisa yung mga kamatis, sibuyas, saka luya. Pwede na yung isda. So, gagawin ko guys, ipapagilid ko muna siya. Then, dyan na lang din ako magigisa. Ayan. So, yung mantika ng isda na natira, yun ang gagamitin kong panggisa. Ayan. Kunain ko muna yung sasabay ko na yung luya at saka bawang para sabay na rin mag-brown. Ganyan lang kasimple. Pwede naman pagsabay-sabayin. Kasi ano lang din naman yun eh. Sabay mag-brown. Hindi naman kailangang presentable ang pagluluto. Long off na masarap yung luto mo. Saka kung paano mag-distartihan. Ayan. Medyo brown na yung bawang at saka luya. Lagay na natin yung sibuyas. Pag sa mga pangbenta sa restaurant, ang inuuna po nilang igisa ay sibuyas. Kasi daw ang mga bawang, yung bawang ang madaling masunog. Pero sa akin kasi mas masarap kasi pag medyo brown yung bawang. And guys, lakasan ko muna ng apoy. Mas masarap kasi ang niluluto pag malakas yung apoy. Anyway, depende naman pala sa niluluto. Ayan. Kailang, gusto ko kasi brown lahat to. Pag mahina kasi ang apoy, para mo lang siyang nilalaga. Kasi the more na mahina yung apoy, lumalabas yung tubig, mga to. Ayan guys. Ganyan lang siya hanggang mag-brown. Okay na. Medyo brown na rin yung sibuyas. Pwede na natin ding igisa yung kamatis. Ayan guys. Hindi pare-parehas yung hindi pantay-pantay yung hiwa. Kasi madudurog lang din naman yan. Kaya pag mga panggisa, okay lang na hindi pare-parehas yung hiwa. Panggisa o kaya pang sinigang. Hindi naman kailangang uniform ang hiwa. Diba guys, ang dami niyang kamatis. Mamaya kukunti lang din yan.
And then, mamay lalagyan ko rin ng itlog. Dalawang itlog ang ilalagay ko dyan. Hayaan muna natin dyan na madurog yung kamatis. And guys, check natin. Ayan o. Medyo durog na yung kamatis. Nasa ilalim medyo durog. May mga ilan pa na hindi pa durog. So habang hintayin natin madurog yung iba, bigyan na natin ng paminta. Ayan guys, binili ko sa Carrefour. So nabili ko lang ng anong magkano ba ito? Oh, 2 dirhams lang guys. 2 dirhams. Marami pa yan before. Masarap tong paminta na ito. Mabango. Kaya sa mga nagtitipid dyan, sa Carrefour kayo bumili. Mga per kilo. Meron din silang mga iba pang spices. Marami silang spices. Ayan. Lagyan ko rin siya guys ng patis, oyster, fish sauce. Ay, kunti lang. Kasi hindi ko na yan lalagyan ng asin eh. Ito na lang pampalasa ko. Mabango kasi ito. Ganyan, matabang lang guys. And then, pwede nyo naman siyang lagyan ng magic sarap. Optional lang yon. O kaya, kung gusto nyo naman ng monosodium or ajinomoto, pwede rin naman. Ako kasi, ang nilalagay ko ay magic sarap. Kunti lang, pampalasa. Kung walang magic sarap or ajinomoto, pwede rin asukal. Kunting asukal. Ayan guys, tingnan nyo, durog na yung kamatis to. Ayan guys, check ulit natin. Mukhang okay na siya. Lalagay natin yung itlog. Dalawang itlog yung gagamitin ko dito guys. Ayan. Ito siya guys, dalawang itlog. Pwede naman gumamit ng 3 or 4. Depende sa inyo. Ayan guys. Nilagyan ko yan guys ng asukal, pampalasa. Tsaka, ano kasi pag naglagay kayo ng asukal, matagal daw mapanis. Yun ang sabi ng mga matatanda. Sabi ni nanay ko. Kasi asukal yung nilalagay niya sa niluluto niya eh. Para daw, ano, magtagal yung pagkain. Anyway, sa ano pa naman yun eh. Panahon ng mga hapon. Guys, pwede na natin ihalo yung isda. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng star shadow. Ayan guys. O, diba? Then, wag mo naman siyang haloy masyado kasi madudurog yung isda. Tatoppings mo lang siya, yan. Kumbaga, pinakasos na rin. Guys, ready na ang ating star shadow. Ayan. Ayan. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang aking vlog, paki-click na lang po yung notification bell. Please subscribe and click the notification bell. Watch and like and comment. Pa-suggest. Pwede rin kayo mag-suggest ng ano, ng lulutuin ko. Comment nyo lang guys. Then yun ang susunod kong lutuin. Ayan. Ayan na, ganyan lang kasimple. Bili ka ng isda. Mga ano, magkano lang naman to? Siguro 2 dirhams. Yung 4 na medyo malalaki. Tapos kamatis, 50 fils. Sibuyas. Siguro ang budget mo nito, wala pang ano. Wala pang 10 dirhams. Or in peso, mga ano, less 100 pesos budget. Less than 100. Yeah. Yan guys, maraming salamat.